me again sa kusina ni Randy. Thank you so much once again, guys, sa walang sawang pagsusuport niyo kay kusina. Anyway, guys, today magluluto tayo ng ginataang yellowfin. Siyempre, una, gagawin natin dito sa kawali ay maglalagay tayo ng pechay. Lalagay lang natin siya bago natin ilagay yung isda. Gusto ko talaga, guys, yung maraming gulay. Ipapatong natin dito mamaya yung isda. Kasi yung lulutuin ko isang buong isda ng yellowfin. Sobrang laki niya, guys. Nabili namin. Umabot siya ng 346 ang isang buong isda ng yellowfin. Imagine niyo yan kung gaano kalaki ang isda na nabili namin ni Mike kanina. Siyempre, ayan, isusunod na natin yung, ayan, ang dami, ang laki. Hinati ko nga yung iba kasi super laki siya talaga. Tingnan nyo mamaya yung ulo kung gaano kalaki yung ulo. Kasi mga bata ang kakain, kaya yung iba, in-slice ko. Hinati ko sa dalawa. Yung iba hindi na. Kukulo naman siya mamaya. Actually, may iniwan pala akong dalawang malaking slice. Kung nakikita niyo to, ayan, ito ay atay. Pinapasama ko talaga to sa paglinis. Kasi masarap to na atay. Ayan, no, nakikita niyo kung gaano kalaki yung ulo niya. Hinati lang sa dalawa. Ayusin lang natin yung pagtalagay. Actually, kukulo naman ito mamaya. At ilalagay na natin yung luya. Ibabaw lang natin yan. Tsaka yung bawang. Sibuyas. Hindi talaga nawawala sa akin ang sibuyas, guys, sa mga ganito. Kasi isa rin to sa pampawala ng lamsa. Kamatis, ito ang pinaka masarap na ingredients para sa akin. Kasi nga, guys, mga kakusina, hindi kasi si kusina ni Rangby naglalagay ng mga Amy seasoning, like mga magic sarap, big chin, or something na pampalasa. Kasi ang tunay na pampalasa natin ay yung tunay na pagmamahal sa kusina. Ayan. At ito rin, siling habak or siling green. Lalagyan din natin siya ng paminta. Ayan naman gilim ng aking lagay ng paminta, guys. Madami na. Siyempre, lalagyan na natin siya ng asin. Kaya lang naman dyan, actually, nakapagpalasa ang asin.
Tapos guys, ayan, nagpiga ako ng ano talaga to, yung purong nyog. Piniga ko siya talaga. Lalagay na natin yung nyog. Yung gata, actually. Ito yung ipapaluto natin dito sa isda na to. May iniwan pa naman ako dito yung puro talaga, yung wala siyang tubig. Mamaya na natin siyang ilalagay pag kumulo para malasa. And next, lalagyan natin siya ng vinegar para lumasa. Tatakpan muna natin hanggat kumulo siya. Wait lang natin siya guys, kumulo. Check natin kung nakulo na. Ayan. Ilagay na rin natin tong gata. At hindi na natin siya tatakpan. Hahayaan na lang natin siyang kumulo. Nang kumulo hanggat maluto. Sarap ng pagkakulo ni guys. Ayan, ang ganda na ng kulong-kulong na. Kahaya lang natin siyang maluto yung gata, guys. Tsaka yung isda. Di paluto yung kamatis. Paluto na yung kamatis, ayan. Ayan. Mga ilang minuto na lang yan, guys. Hihintayin natin, luto na yan. Kunting kulo pa. Ayan, luto na to guys. Pwede na tayong kumain sa mga nanonood dyan sa aking YouTube channel. Kusina ni Rangby, baka hindi nyo pa ka-subscribe, kalikitan. Don't forget lang to pindot-pindot dyan sa notification all para ma-notify kayo sa mga susunod kong lulutuin sa aking kusina. Ayan guys, thank you so much sa mga nag-subscribe na sa aking YouTube channel. At sa mga hindi pa dyan,
Ayan, thank you so much in advance sa inyong tag, subscribe sa YouTube channel ni Kusina ni Rambi. Shoutout sa lahat na nanonood dyan sa aking video. Happy lunch sa ating lahat. Thank you so much for watching. God bless and stay safe po sa ating lahat. Bye-bye and God bless us all. Nam-nya, chup-chup.